sa Palawan, nakatanggap na nga ng ulat ang mga otoridad na papunta umanong Cebu ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf, pero kinukumpirma pa ito ng pulisya. Mula sa Panglao sa Bohol, may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, narito nga tayo ngayon sa tapat o sa, nasa paligid tayo ng sikat na beach dito sa Panglao Island kung saan nga nagaganap ang ASEAN at patuloy lang din yung pagdating ng mga foreign tourists dito. Pero kasabay niyan ay bine-verify naman ng pulisya sa ngayon o ng PNP dito sa Bohol yung ilang impormasyon na nagsasabing posibleng may planong pumunta nga ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf na nakatakas matapos nga ang nangyaring engkwentro sa bayan ng Inabanga dito sa probinsya ng Bohol. Matapos sabihin ni Pangulong Duterte na nais niyang armasan ang mga sibilyan na tutulong sa paghuli sa Abu Sayyaf, pinag-aaralan na raw ito ng lokal na pamahalaan ng Bohol. Bagamat sang-ayon sila, hindi raw nangangahulugan na otomatiko nang bibigyan ng baril ang mga sibilyan. But that doesn't mean na the president wants na maski sino-sino na lang. There has to be some kind of procedure. That's why I said let's consult it before we apply that policy. Nasa social media na ang poster na ito, litrato ng mga miyembro ng Abu Sayyaf na pinaniniwala ang nasa Bohol pa rin. Nakalagay dito kung saan pwedeng tumawag sakaling may makakita sa kanila. Ayon sa pulisya, nang iutos ni Pangulong Duterte na maglabas ng ¥1,000,000 patong sa kada Abu Sayyaf, may ilang tumawag na raw sa kanila pero biniberipika pa ito. Kabilang sa pinaghahanap ay ang tubong Inabanga Bohol na si Joselito Meloria. Si Meloria raw ang nagsilbing guide at kumupkop sa grupo ni Abu Sayyaf leader Muammar Ascali alias Abu Rami na napatay sa operasyon ng militar sa Inabanga. Pero ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, hindi lang basta pipitsuging tagakupkop si Meloria. Dati na pala siyang kasama ni Abu Rami sa Sulu sa pagdukot sa ilang dayuhan. Nagpunta rin daw si Meloria sa Maguindanao upang sumapi sa Ansar Khalifa Philippines o AKP na nakabase sa Southern Mindanao at kaalyado rin ng Abu Sayyaf at ng ISIS supporter na Maute Group. Pero bago maging leader ng AKP, pinadala raw muna sa Sulu si Meloria at sumama kay Abu Rami para sa isa pang misyon, ang umatake sa mga tourist spot ng Bohol. This is second the mission. Kung naging successful to, it would be the pledge, the full pledge sa leader of AKP. Mabuting hindi raw nagkaroon ng pagkakataon si Meloria na maipalaganap sa mga taga-Inabanga ang ideolohiya ng ISIS. Siguro kung natagal-tagal tapos nagkaka-operate and get people to their side, then makikita mo na marami silang kakampi. Pero sa ngayon, they're even avoiding, per intelligence reports, they're even avoiding houses and communities. Kaya kung kumakato kasi naghanap ng pagkain, pag alis nila, nag-report na kaagad. Sa kabila naman ng travel advisory ng ilang bansa sa Bohol, ilang foreign tourist pa rin ang nasa probinsya para magbakasyon. At bilang bahagi nga ng mas pinahigpit na seguridad ay bantay sarado ng kapulisan o ng mga pulis ang paligid ng Panglao Island kung saan nga kagaya ng ating nabanggit ay nagpapatuloy ang ASEAN na ministerial meetings dito. At yung mga pulis makikita natin hanggang sa paligid ng tanyag na Alona Beach, ang tanyag na White Sand Beach ng Panglao ay nagkalat din at nagbabantay pati na rin doon sa paligid o yung mga coast guard sakay ng mga rubber boats ay umiikot din sa paligid dito. Hindi naman ito tila nakakaantala o nakaka-disturb doon sa pag-e-enjoy ng mga foreign tourists na patuloy pa rin sa pagdagsa at pagpunta rito dahil nauna na nga rin sinabi mismo ng Pangulo at ng lokal na pamahalaan ng Bohol, tinitiyak nilang seguridad ng mga narito. At yan muna ang latest mula sa Panglao. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano.